Konyo Bigulano! Robin Sena! Yun lang. Si DJ Robin Sena. Kilala siya sa TikTok na tagapagbigay ng mga signs at tips. Tatlong tips na pwede mong gawin kapag may nangiinsulto sa'yo. Na signs na charming ka. May 1 million plus followers. At nominated din siya as TikTok content creator noong nakaraang taon sa category na education, pangmalakasan. Bukod doon ay isa siya sa mga radio personalities ng 90.7 Love Radio Manila at napakaswerte ko, like super legit and all, dahil nakapartner ko siya sa regular program naming Dear Love. Oh, off-air muna tayo ah, at samahan niyo akong makipagkulitan sa nag-iisang si DJ Robin Sena, like super legit and all. May natutunan ka ba naman sa ako? Wala. Si Konyo Bicolano kasi, para siyang ano, ball of sunshine. Pareho kami sa part na yun eh. Pero yung ball of sunshine ko, nakatumbas nung kanya, siguro nung elementary ako. Ganun yung energy ko. Ngayon siya, yung energy ko nung elementary, yun yung energy niya ngayon. So parang nare-remind ako na, hey Camille, even though you're working, even though you're adulting, you can still be like Konyo Bicolano, you know, enjoying life, enjoying work, hindi nakakalimutan na there are still good things, and huwag mong kakalimutang i-enjoy siya kasi siya nga, oh, tingnan mo, ilang taon na yun, na-enjoy. Wow! Pero diba? Tama naman, tayo tama. Tayo kasi parang ano eh, pag tumatanda tayo, parang yung ugali natin, tumatanda na rin. Mm. Nakakalimutan natin na there's a child within us. And ikaw hindi lang siya within. Outside. Nasa labas din. So yun, huwag natin kalimutan maging bata. Kasi masaya. Masaya maging bata. And mas nagiging easier yung pag-deal mo with life kapag ganun yung approach mo. Ganda. Diba? Very youthful. Kaya mahilig ka sa youth. Diba? Sa mga bata. Mm-hmm. Comment down. Sa mga... Ano mamimiss mo sa atin, dalawa? Pag wala na ako dito. Pag! Diba? Kasi araw-araw magkasama tayo. So, ano yung mamimiss mo doon? Pinaka. So, top 3, diba? Number 1, yung sinabi ko kanina. Ano nga ulit? Hindi na kanina. Yung youthfulness. Youthfulness. Yung positive energy. Mm-hmm. Number 2, hindi ko maikakaila na mas enjoyable ang work because of you. Oh, 'di ba? Ganyan kapag ano, hindi masyadong nagsasalita ng mga magagandang bagay. Pag nagsalita ako, ma-appreciate mo, 'di ba? Oo naman, na-appreciate ko 'yan. Oh. Ayun, so mas masaya yung work dahil nandiyan ka, mas madali din siya kasi may katulungan ako mag-load. 'Di ba? Kidding aside, 'yun nga. Tsaka, nakuha na natin kasi yung ano natin, yung rhythm, oo, yung kabuisitan, yung kabadripan. So, alam namin yung buttons ng bawat isa. Pag gusto namin i-trigger yung isa, alam niya yung pipindutin. Pag gusto mong paiyakin, alam mong pipindutin. Kumbaga, not really mastery, pero yung rhythm namin. Vibe. Oo. Na vibe na natin. Kuha na namin. And I would say we're lucky to have discovered na ganun yung ano natin, yung rhythm natin. Kasi may iba, lalo na sa industry na ito, na pag pinagsama mo sila, for the show lang talaga. Merong isang listener nagtanong sa amin, friends ba talaga kayo in real life? Tinanong kami. Sabi namin, oo, ba't mo naman natanong? Kasi meron daw siyang tinanong ng same question sa ibang radio station, tas ang sinagot yun, di. For the show lang for the daw. Show lang. Kami ni Konyo Bicolano, nagpa-plastikan man kami, nagbabarahan man kami sa camera, pero in real life, friends naman talaga kami. Oo naman. We care for each other. Number 3 is yung friendship. Friendship. Mm-mm. Kasi may mga workmates ka na kaya mong maging friends outside, pero hindi mo kasundo sa work. May ganun nga. Oo, may mga friends ka rin naman. Alam mo, friends mo sila, pero hindi mo sila kayang makasama sa work. Diba? Kasi alam mo yung mga ano nila, yung dumi nila eh. Alam mo yung pag yung negative characteristics nila na you would love them as friends, pero you would not love them as co-workers or workmates. Tayo, pareho tayo madumi. Oo, diba? Pareho nagbababuyan. Fast forward,
sa last day ko kunwari dito. Ah, oo nga. Nag-prepare ka ba? Oo, nag-prepare. Huwag gumawa ng tribute sa sarili mo. Diba, uupo ka na ulit na solo. Oh. Tapos ano yung una mong makikita doon? Sa doon sa bakanting chair na inuupo. Oo! Oh. Makikita mo pa ba ako doon? Oo naman. Kapag fast forward, look, mas nakita mo sa sabihin, look, nandiyan yan. Tsaka pa, akala mo wala ka na. Oo. Siyempre, ikaw pa din. May isip pa din kita. Pero siguro, kasama dun sa partnership natin, nung pinagsama tayo, na alam natin walang permanente. Which nakakalungkot man isipin. Pero siguro more of ano, ang marirealize ko that time na, ah, oh, dumating na yung time. Okay, pero ano, Dudeski, na-appreciate ko yan. Kahit nga ano eh, kahit ngayon sa labas, ang tawag na sa akin, Dudeski, mga nakikita. Di ba tawag mo dapat yun sa akin? Dudeski, tawag ko sa kanya. Oo, kasi ayoko ng broski. Para hindi, mainstream para special. Eh. Oo, ako lang tatawag sa kanya ng Dudeski. Tawag niya rin sa akin Dudeski kasi tawag niya sa iba broski. Ayoko kasi na ano, nakikiuso. Gusto ko special ako. Uy, pero mamimiss din kita. Alis ka na ba? Di, mamimiss kita kapag, eh, in, no, sa mga... Ano naman yung pinaka favorite mo na nangyari sa atin? Nakakadiri. Nung lumabas nung pinanganak namin sila Jessa, sila Mar, tsaka si Gingging, medyo late na yun eh. At tsaka masarap talaga yan, ma'am. Ay, oo nga, no. Pero ngayon ko nga lang yan nakita dito sa Pilipinas. Oh, kaya, ma'am, sige. Oh, try mo na, ma'am. Oh, oh, ay, sabong-sabong. Oh, 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 oh. Hindi kasi kinakain. Oh, sige. Mm. Mm. Oh, kumusta, ma'am? Okay ba yung sinubo ko sa'yo? Kaya nga. Ay, Robin, siya na dumudugo yung anit mo. Hoy, isa ka pa, Jessa! Hindi ka nagbabayad ng class fund. Lagi ako nag-aabono dahil sa'yo. Ay, bakit nadamay ako? Nagsusuklay lang ako ng buhok mo. Si Jessa at si Mar, naglalakad kami noon. Oo. Diba? Tama, kasi nag-snap lang siya. So yon, one of my ano favorite moments yon. Kaya ano eh, kung tutusin, si Tara Cafe, babying baby talaga namin yun. Kasi nanggaling yun sa amin. At saka, kumbaga, rooted yun sa skills na meron tayo. Totoo. Diba? Tsaka alter egos natin yun. Totoo. I mean, hindi namin sinasabi na ayaw namin si Dear Love, ha? Mm-hmm. Ay, yun kasi yung ibinato sa amin. Yun yung binigay sa amin ng kataas-taasan. Pero yun nga, we value and ano, baby talaga namin sila Jessa. Si Tara Cafe. At sila Mar. Oo. Tara Cafe. Oo, siya talaga yun. Si, actually, si Jessa ay originated talaga from Robin din nung naglalakad din kami. Tapos, na-build up lang doon na ganito siya, ganitong character siya. Di ba, hindi pa nga natin ma-decide kung babae siya, lalaki, trans, o ano. Or gay. Kaya nga happy din ako kasi nabigyan mo talaga ng buhay si Jessa. I mean, outside Tara Cafe, outside Love Radio, nagagamit mo siya. Mm-hmm. Which is good kasi yun naman yung gusto natin mangyari, di ba? May utilize natin yung mga ideas natin, hindi lang maibaon na lang siya sa limon. Ay, syempre, araw ko da eh! Hi, Jessa! Basta I'm tipsy, pero kaya ko naman yung sarili ko. Diba sabi ko sa'yo, huwag ka nang magsalita. Ang bata ng hangaw mo, amoy balaw. Kumain ka na naman ng balaw. O kapag, kapag sinabi kasing Robin siya, yung una kong maalala sa'yo, recently lang, I would say. It was, nung nasa Harbor Square tayo, Starbucks, tapos may parang 40th day yun ng ni lolo mo. Oh. It's the 40th day of your lolo. Oh. Tapos nagsindi ka ng kandila. Mm-hmm. That particular, tapos binidyuhan pa kita. Mm-hmm. So, feeling ko kapag dumire-diretso na tayo sa kung ano man pupuntahan natin. Kapag sinabing Robin siya na yun yung feeling kong core memory na maaalala ko doon. Kasi parang ano yun eh. Ikaw yun as a whole. Family-centric. Marami kang signs, tips na sinasabi online. Mm-hmm. Pero very soft talaga kapag nakilala ka in person. And at the same time, nagbibigay ka talaga ng effort. Kasi imaginein mo, dun ka magsisindi ng kanila, ang hangin-hangin ng ingitin. Sabi mo yung hirap ko. Oo. Sabi ko, bakit ba ako sa gitna ng harbor? Magsisindi ng kandila? Tapos ano ka, thoughtful na tao ka talaga.
Aww. Thoughtful. The fact na nag-effort ka rin para pakinggan yung isa sa mga birthday wish ko na sana ma-surprise ako dun sa trunk ng sasakyan na hindi natuloy. Uy, grabe, sobrang saya nun. Sobrang memorable for me. Oh, tapos hindi rin natuloy. Yun, maalala kita dun. Uy, pero dahil nabanggit mo na rin nga yung about dun sa 40th day ng lolo ko, kasi yung context lang, namatayan ako ng family member. Well, hindi naman yun yung first time na nawalan ako ng someone na malapit sa akin. Pero ako kasi, isa sa mga pinagmamalaki ko before is buhay pa both lolos-lolas ko. Yeah. Ganyan. So, first time sa akin na mawalan ng like someone na malapit talaga. Tapos, habang nasa grieving process ako, alam mo, lagi kita naisip, Dudeski. Talaga, natakot naman ako. Legit! Tangkay, hindi nakakatakot! Sumusunod ka na. Boklogs! Hindi kasi nasisip ko noon, ako lolo-lola ko pala, dalawang lolo ko pa lang to. Pero sabi ko, si Greggy, at a young age, nawalan siya ng parents. Nawala yung mom and dad niya. So ako, ito na yung nararamdaman ko, what more pa sa kanya. And doon ako super na-amaze din sa iyo kasi I mean hindi naman nawawala ang grief eh. Oo naman. Diba? You become bigger than the grief na lang talaga. Pero nandiyan siya from time to time talagang susuntok siya sa iyo. You become a bigger person each day na hindi na siya yung parang palagi kang papaiyakin. Pero may mga times na ganun. Kasi masasanay ka na sa sakit. Oo. Yeah. Tsaka parang mas kaya mo na siyang i-handle, kaya mo na mag-deal with. So yun, pag iniisip ko yun, sabi ko, ako nga at this age, lolo-lolo ko palang nawawala, ano na ako. Dapat mas maging strong ako and gayahin kita kasi ikaw, ilang taon ka lang nung nawala yung parents mo. So mas lalong mahirap yun para sa young konyo i-handle yung ganong klase ng grief. So ayun, yun yung kinaka-amaze ko na even though nawalan ka na ng parents at a young age, alam mo yun, hindi nawala sa'yo yung pagiging positive. Kasi yun yung napapansin kong common sa mga taong nawawalan ng mahal sa buhay. And kapag tumatanda, nakikita mo nagiging makunat na yung thinking nila sa mundo. Kaya nga tignan mo yung mukha niya, hindi niya alatang ilang taon na siya. Ganun siya kagaling mag-handle ng stress, na ng grief. Bit-bit na bit-bit niya, hindi lumalabas sa itsura. Mas mukha nga akong matanda kesa sa kanya. Hindi ah. Pero plot twist pala, no? Please welcome my parents. O kaya ko pala yung parents. Oo. Uy, hindi ko alam yun ah. I appreciate it so much. I appreciate it. Also, Mina, marami akong natutunan sa'yo. Kasi ikaw, compared kasi sa edad ko at edad mo, layo talaga. Malayo yung agwat natin. But I'm just so amazed na parang yung numbers talaga ng edad mo, hindi siya na ko-quantify doon sa knowledge na meron ka. You're really smart. Really smart. Parang hindi yung matalino na parang 1 plus 1, ganyan, alam mo talaga. Hindi, pero ano ka talaga, smart when it comes sa buhay. Yan, smart ka when it comes sa buhay and dealing with emotions. Kaya, meron kasi akong mga kilalang creator na for the content lang talaga sila sa video nila. But I'm just so amazed din sa'yo na yung mga tips na nakikita ko online really, really reflect sa values na meron ka. Oh, I swear na ano eh, makikita mo kapag nakilala ka nila, mas ma-feel nila na vulnerable ka talaga, na parang applicable talaga sa yung content na yun. That is why nagre-reflect talaga siya sa audience mo kasi coming from the heart talaga yun. Gusto ko dun yung ano, yung paano maging confident. Mm-mm. Kahit natahimik ka. Kasi loud akong tao eh. Oo, loud akong tao and sobrang ganda. Ayun, katulad nun, parang ikaw talaga yun. Ikaw at ikaw talaga yun. Uy, this means a lot to me, Dudeski. Kasi, ito ha, as ano, technically speaking ha, pag content creator ka kasi, hindi mo may iwasang tumingin sa numbers. Totoo. And as ano din, as radio DJs din, na syempre, pag pinagsama kaming dalawa, may certain expectations from us. And hindi naman sa hindi ka natutuwa sa hindi rin siya numbers eh, pero how the partnership is coming out or how the audience is receiving yung program namin. Minsan malulungkot ka kasi parang hindi ba natutuwa?
di ba, alimbawa, pag may mga viewers, hindi tumataas. I mean, honestly speaking na ha, honestly speaking, tapos makikita mo yung mga kasabayan mo, okay yung program nila. Oo. So yun, panghihinaan ka ng loob eh, panghihinaan ka ng loob. It, this means a lot to me kasi parang it reminds me na hindi naman siya talaga lagi about sa numbers. It's not really about the number of followers that you have. As long as you are real, alam mo yun, as long as naniniwala ka na valuable yung nilalabas mong content, hindi man siya ma-receive ng iba, pwedeng hindi pa nila na-appreciate yun. Alam mo yun? Kasi baka you are way ahead of your time pa. May ganun eh. Yeah. Diba? Hindi pa nagbo-boom ngayon kasi hindi pa siya nakikita ng audience as valuable. Siguro ngayon, kita lang nila. Ang importante is yung physicality, yung pagiging superficial. Alam mo yun? Kung ano yung eye candy. Eh, hindi kami eye candy ni Konyo Bicolano. Tama, kahit effort na effort. Oh, grabe, retouch yan lagi. Retouch lagi. Ito, ilang putok ng pimples to kahapon. Niyak na ako, sakit eh. MK Clinics, Kinobay, thank you so thank much. You. Ayan, sila yung nag-alaga sa amin. Tinatry namin na maging whole. I mean, maging holistic kami na content creators na may value, na kahit pa paano eye candy. Pero ayaw talaga. Ayaw talaga ito na to sa gatlay. Oo. Pero yun, it's a good thing din, Dudeski, na magkasama tayo. Kasi yun nga, hindi ako napanghihinaan ng loob. Kapag yun yung nakikita mo. And alam ko kasi na ikaw din as a content creator, pabiro-biro lang din yan si Konyo Bicolano. Pero ayun nga, galing din sa puso lahat ng mga content niya. Kaya yun din yung pinaka-message ko sa lahat ng content creator. If hindi man nagre-reflect sa number, it's okay. It's okay. As long as what you put out is something na valuable for you. Hindi pa siya nakikita ng iba, pero at least yung mga lalapit sa yung mga lumalapit sa yung content followers, kahit konti yan, yan yung mga tunay na supporters quality, mo. No? Yan yung mga totoong naniniwala sa content. Itong partnership nating dalawa, Konyo Bicolano and Robin Chena, is something na I would really treasure. And I would say, key point siya sa life ko. Key siya sa pag-grow ni Robin Chena. I mean, even though hindi naman natin alam if magiging Robin Chena ako forever, pero this is something I would bring with me. And alam ko na nag-grow ako as someone dahil dumating si Konyo Bicolano sa life ko. Si Greggy. Thank you, Dave. Thank you so much. Ako din, nag-grow ako. Yung buhok. Nag-grow yung wrinkles. Nag-grow yung wrinkles. Yeah, then, nag-grow din ako. I will also treasure this for the rest of my life. Sabi ko nga, kapag nawala na ako dito, hindi sa mundo. Pwede rin. pag natapos na lahat yung stint ko dito, I will still, of course, reconnect with you. Oo naman, dude. Sabi ko nga, magiging part ka pa rin ng mga milestones ng buhay ko sa pinagkaanak na ako, pag kinasal na kami. Ikaw hindi ko aampon. Oo, yan. Thank you. Maraming salamat. Libre mo ako mamaya. Oo, sige. Sabi you. Ayan, sabi sa inyo eh. Ganun yung life namin. Oh sige na. Thank you so much. Oh yeah, mag-extra na tayo. Gawin natin yung intro natin. Konyo Bicolano. Sige. Konyo Bicolano! Robin Chena! Yun lang. Bye-bye! See you!